Denmark. Denmark. Kasama nga ron, itong si Denmark, papababatiin ko rin ito sa Iloilo at sa Mindanao. Ano? Kasi ang tatay nito, isa sa pinakasikat na broadcaster sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang pangalan niya si Eddie Swede. Eddie Swede. Noong 1980s, yun ang mga tirador kontra sa dictatorship. Eddie Swede, it looks like foreigner. Bombo Radio, Iloilo. Unfortunately, he was assassinated, yung tatay. And after a year ba si Rino Arcones ng... Ang father ko was assassinated in 1985, tapos si Rino Arcones was 1989. Bakit ko na-assassinated? Local corruption. Yes, but unfortunately, yung mga suspect... Issue tungkol sa corruption ang binanatan niya. Yung mga suspect, pinatay din sa home. Ayun. Okay, partner. At the same time, hindi, sinasabi ako lang yung anak ko na kan, umikot siya kasi nilalagay niya sa tripod yung kan eh. At the same time, itong si Denmark, he's a pilot. He's now based in Australia. Ayun. Australian pilot siya. Ay, hindi. Nag-aral ako ng flying dito. Yes. That was way back in the 90s. Tapos, circumstances changed. So, I pursued nursing. Pasubukan, nag-lisis yung kalaban, yung bisita natin. So mag-English ka para content para makita natin sa buong mundo, so, sa Iloilo, sa Mindanao na marunong si Harold mag-English. Your citizenship now, sir, is Filipino or Australian? Australian. Harold has dual citizenship. He's a Filipino and a senior citizen. Tama ba ako, partner? O wala pa? Not yet, a senior. But Filipino citizen. Oo. Lagi itong nanonood sa atin, sa programa natin. Kaya nga, pag sinasabi ko, Denmark, Sweden. Yan, binabati ko, mag-coffee ka muna to. Pag-uusapan natin dito, yung Armed Forces of the Philippines Modernization. Kasi itong si Denmark, isa ito sa pinakamagaling sa Pilipinas. Matindi. Mamaya, ang dami nating matutunan dito na hindi natin nadidinig. Yung may satellite pala na cubes eh. Cubes lang. Yung satellite na pinapalipad, may mas mura doon. Tang okay lang ang presyo. Pinoproblema ngayon ng China. Malalaman natin sa kanya kung paano yun. Bago tayo mag-start to, batiin mo yung mga kamag-anak mo sa Iloilo sa Kasapan, sa Mindanao. Mag-ilonggo ka. Mayong adlaw sa inyong atanan, dira sa Iloilo pag sa Mindanao. Kilala mo na anak ka ni Eddie Swede. Ako ang bata ni Eddie Swede. Kung natanda yun sa 1980s, siya ang naghatag sa ngalan niya Bombo. Siya yung nagpangalan ng Bombo. Dito naman, si Harold ang nagpangalan ng Bomba. Yan. Andas ang station ba tayo? Hindi, iba yon. Yung isa yun, yung Laos, yung DW. Huwag ka na magbanggit eh. Wala, nabankrupt na yun, wala na. Mahina yung nagpapatakbo. Okay, mga kababayan, diretso na tayo. Yung commercial natin, kahit na doon sa last 5 minutes na lang, para ilalagay natin sa YouTube to. Para mabasan, makita ni Speaker Joe, na kabe-birthday lang. Kahapon? Hindi ako nakapunta. Hindi ka inimbita. Hindi ako inimbita. Yan. Mga kababayan, pag-usapan kasi natin dito, despite na may na yung photographer, yung pan-kwan, dapat doon ka. Despite na si Presidente Duterte, friendly siya ngayon sa China, may mga grants, saka aids na binibigay sa atin. We just don't know what would happen. Kasi alam mo, may sakit si Presidente, sabi niya nga, after ma-implement yung federalism, magre-resign siya, so after 2 years, we just don't know kung sino yung Presidente. Pag kung matapos naman, ngayon maganda yung rapport, maganda yung diplomatic intercourse. Yan, kasamang Harold, may intercourse ako na tayo, between China and the Philippines. At medyo maganda na rin ang relasyon ng Pilipinas sa US kasi ang presidente nila bago. Friendly kay Juan, si Trump. Sa January, kailan mo po? January 12, 22. Second or third week ng January. Basta ako po si Trump, medyo nagtatawagan na rin sila ng presidente. Basta ang gagawin ko dito, ikukumpara ko yung pinakamagandang depensa kasi ang China is aggressor, daming islands, shells na kinuha sa Pilipinas. Ipapakita natin na pinaka the best na nag-prepare sa depensa sa China is yung Japan. Yung Japan, alam mo saan yung Japan? Katabi ng Nueva Ecija. Gapan yun. Ito Japan na tunay. Doon sa itas, the rising sun. Yan. So, ipaplastada ko muna yung in summary and then kukompare ko yung depensa ng Japan, kukompare ko sa Horizon 1 ng AFP modernization sa Horizon 2 at magre-react si Mr. Denmark Swede. Idol natin to. Go ahead.
So, kung mag-English man si Boss Denmark, sabayan mo, okay lang. Hindi siya magagalit. Yeah, sige. Okay. By the way, mga kababayan, yung the Armed Forces of the Philippines revised, Armed Forces of the Philippines modernization, meron pong Horizon, ano? Horizon 1, Denmark. Yeah. 2013 to 2017. Yeah. 75 billion yung budget dyan. Yung mga actually, nabili natin dyan. Actually, naging 90 billion. 90 billion. Oh, 75 na nakita ko dito. Oh, hindi, tama ka. 75 billion to 90 billion. Kasi tinanong ko to kay Congressman Akot sa kay Congressman Pagdilaw. Ano? 92 billion. 33 items. Ilan ang nabili na doon? Wala sa kalahati. Wala sa kalahati. Ang alam ko doon, FA-50 na jet from South Korea. Yung Bell na... Yung nakita natin. Dumating si Presidente Duterte. Walong Bell gun. Yung four blades. Helicopter. Bell helicopter. Naligo ako ng alikabok. Kasama ko si Harold. Yung sombrero niya lumipad sa lakas. Apat yung propeller. Ano kasi yung Bell 412 EP na... Lapit up. Yung Bell 412 EP na ginamit ng Canadian Forces ng kahayan dito. Yes. Dual purpose yun. Mm-hmm. Dinara ng Canada at the same time sales stock yun. Ah, sales stock. Ayun. Yes. Para mabinta yung... Mas mahal yan sa Agosta na ginagawa sa Juan. Ginagawa sa Italy. Itong Bell. Pinakamura yung Sokol. Oh, mura yun. Nasabi ni kasamang Harold, kung anong pinagkaiba ng Sokol sa Kasuhol. Sabi ko yung Sohol, yung mga media yon na house out, na nasusuulan. Babalik tayo. Horizon 1, 75 billion to 90 billion. 33 items. Yung Horizon 2, yan, 2018 to 2022, sabi nila dito na daw tayo makakabili ng multiple role jets like 4.5 generation American made F-15, just 39 Swedish named Gripens, French Mirage Rafales. Or Eurofighters Tycoons that would make us at par if not better than the air forces of our Southeast Asian region. So, go na ako sa Japan ha, para makita natin yung depensa nila kung ano. Ano. I-summarize ko lang. And then, tatakbo tayo ngayon sa Kwan sa Horizon 1 and 2 ng nawala na ako. Japan. Ayan. Ito kasamang Denmark, ito Toto Denmark, 5 Japanese weapons of war, kasamang Harold, China should fear. Sa Tagalog, ano yun? Matakot. 5 Japanese weapons of war, China should fear. Written by Kylie Mizukami. Nagsusulat din to sa diplomats, yung Bible ng mga mahilig sa defense at sa foreign policy. Ang sinabi dito, Denmark, Soryuk class diesel electronic submarines. Are you familiar about that? Anong pagkaintindi mo dyan? Meron siyang independent air propulsion. Actually, yung Soryuk class submarine. Yes. Diesel to. Diesel. Pag nahinto to sa pagtumirik, gaya ng kotse ko, pwedeng bababa kami ni kasama Harold, itutulak namin to sa ilalim ng dagat. Hindi na pwede. Yung battery, aangat ang diesel submarine to kumuha ng hangin. Recharge. Recharge. Tapos bababa. Actually, yung Soryuk, they tried na mag-bid sa Australia. Ngayon kasi, sa inyo? Sa amin. Oh, sa ano yung mga submarine nyo? Made in Japan ba? No, Australian made. Gumagawa kayo ng submarino? Meron silang anim na Collins class na ginaway ng mga mid-90s. Pero for upgrade na ngayon yun, papalitan ng buong combat system. Tapos at the same time, nag-bid ang Australia, one of the largest defense acquisition in the world. Yeah. $36 billion for 12 submarines. Ang bidders, Japan, Germany, and France. Mm-hmm. Ang nanalo ang France. Bakit? Kasi ang Japan, wala silang nuclear propulsion. Yung France, ang panalo is yung derivative ng Barracuda. Sir, natatanong kita. Kasi nakikita ko sa US, yung mga submarino ng kano, nuclear-powered na eh. What is the difference between this diesel and nuclear? Sabi daw nila, yung diesel mahirap ma-detect. Educate me. Ang nuclear powered kahit indefinite underwater. Oh, kasi nuclear siya eh. Hindi mo ma-detect yun. Pero bakit ang Hapon gumagawa sila, most na ginagawa niya puro diesel powered? Kasi nangyari nung Hiroshima, meron silang fear sa nuclear. Sa nuclear. Saka na sa constitution. Si Harold naman, galit ito sa coal power plant. Yung Sasual, binabanatan niya yung mayor doon. Pero another issue yon. The Soryuk class is armed with 6 bow mounted torpedo tubes with a total of 89 high-speed homing torpedoes and American-made sub-Harpoon missiles. Educate us, what is Harpoon? Yung Harpoon yun yung anti-ship
Anti-ship. Anti-ship yan. Yan ang binibenta ngayon sa Philippine Navy. For some reason, hindi ko alam na hanggang ngayon bakit napipigilan yun. Ayun. Yung harpoon. Kasi yung GDP, yung Gregory Del Pera class, which is meron tayong tatlo. Yeah, meron, yeah. Dito lang. Yung sabi nila floating coffin, pero actually pag nilagyan mo ng missile yun, yes, it's a frigate. It's a frigate. Ano yung missile? Kasama harap na? Harpoon. 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 Ano yung mga nag-recruit ng mga Japayuki? Hapon yon. Okay, may na problema to. Kasi katabi, naligo ako, may pumasok na tubig eh. So, 8 Soryu class submarines with more under construction in response to increased tensions with China and a growing People's Liberation Army Navy submarine fleet. In 2010, Japan decided to increase its own submarines force from 16 to 22. Tumawa lang si Harold kasamang Denmark. Kami na nagre-rating. Alam mo mga kalaban namin sa mga ibang stasyon? Puro drama, mga kalaban namin. Drama sa music. Oh, ngayon, didiretso tayo sa one, sa isa. Kasi didiretso tayo sa Horizon 1 saka sa Horizon 2 ng Armed Forces of the Philippines. Ang pinag-uusapan po natin, yung Hapon, yung preparasyon nila kontra sa China. F-15J fighters kasamang Denmark. Anong pagkaintindi mo doon? Ang F-15 kasi maraming version yon. Bawat bansa may kanya-kanyang requirement. So yung Japanese F-15, sa ngayon meron siyang 8 hard points. Ibig sabihin nun, yung lalagyan ng mga missiles at bomba. Yeah. Saka yung Japanese na F-15, ginagawa lang ng Mitsubishi yan, ano? Gawa kaya, sa Japan yan. Kaya mahal yung benta nila kasi local ang buyer. Wala silang export customer. Mm-hmm. I-compare mo yung F-15 ng Kano saka F-15 ng Hapon. Sino mas superior? Amerikano pa rin. Amerikano pa rin. Okay. Proceed. Yung ginagawa ng Hapon ngayon, kasi ang nakikita nilang threat, hindi ang North Korea, ang China. Yeah. Kahit ang Australia, nakikita namin threat, hindi Indonesia. Dati kasi Indonesia eh. Ngayon China. Pero small time lang Indonesia. China ang nakikita namin threat. So balik doon sa Hapon, yung kanilang F-15, nirelease nila yung budget for 2017 eh, $44 billion. Mm-hmm. 44 billion, pambili lang ng, pang-upgrade, no? No, the whole package yun. Kasi ang F-15 nila, 200 plus ng F-15 almost, ng Hapon. Almost 200. Pero 30 years old na daw to. Pero kaedad ko, 30 years old, ina-upgrade nila. In-upgrade. What do you mean about upgrading? Yung tinatawag na SLEP, yung Service Life Extension Program. Yung airframe? Yung airframe. Tapos yung mga sensor, katulad itong yung computers. In 3 years, luma na to. Luma, yes. So yung radio station nandito pa rin. So parang yung airframe. Papalitan mo mga ito sa loob ng aeroplano. Ayun, mga gadgets. Yung announcer na tulad namin ni Harold, hindi na ba papalitan? Kasi namamatay tao yun. So yung mga anak na namin yung magpapatakbo nung... So ang ginawa ng Hapon doon sa F-15, yes, double yung yung hard points. Magiging 16. 16? Ang missiles. Ayun. 16. Ikwento mo nga sa akin, may kinakatakutan daw yung China dyan kasi may missiles na bago kasama ng Harold. Ang AAM-4B Medium Range Radar Guided Missiles. Paki-educate mo ako dito kasi daw ito, kahit na yung F-15, fourth generation fighter siya, makikita siya ng radar ng China. The problem, may kinakatakutan daw dito ang China, itong AAM-4B Medium Range Radar Guided Missiles. Ano yan? Mayroon siyang ginagamit na infrared. Infrared, yeah. So in layman's term, kapag pumasok ka sa loob ng dark room, halimbawa, may dala kang flashlight. Yes. Nakikita mo yung kalaban mo. Ang kalaban mo, makikita ka kasi may flashlight ka. Yeah, yeah. May object siya na yes, makikita. Yeah. Yung infrared, ang ginagawa nun, siya lang ang nakikita mo, hindi kanya nakikita. Anak ng baka, yun ang bago. Yun ang bago. Kahit yung written, mayroon nun. Itong infrared na sinasabi mo, 20 years ago, ginagamit na ng Amerikano to. So, ibig sabihin nun, si Hapon, wala pang ganito? Wala pa. Bibili pa lang sila. So, matanong nga kita, kasi ang F-15 kaya makita ng radar ng ng China, yung mga barko niya, ng radar. So kasi, ano yung tawag nyo dun as a pilot? Beyond Visual Range. So, because of this AAMB 4B Medium Range Radar Guided, yung beyond visual ng Hapon, madagdagan yung length kasi lumilipad yung missiles. Kahit na yung radar ng China, hindi niya na makikita yung F-15. At saka yung F-15, yan lang yung jet fighter in the world na walang talo. Wala pang 103 or 104 kills, zero loss. Zero loss. So wala pang 104 aircraft kills, zero losses. Pero may problema sila.
Limang time ng F-15 nawala nung balikatan, ninakaw ng mga Philippine Air Force. Yun lang ang talo nila kasama ng Harold. Nasa Pampanga na yun. Nasa Pampanga. Yan, binenta dun sa Banawis at Chapchap. Atago class guided missile destroyers. Are you familiar about that? Yes. Yun yung helicopter carrier nila. Na pwedeng gawing ano yun? Landing pad ng F-35 na yes. Jump jets. Mm-hmm. Na bago ng ano, na stealth. Yan ang politically sensitive kasi yan. Pag nilagyan nila ng F-35B. Yun yung nabalized version ng F-35A. Mm-hmm. Last, early this month, ang Israel, dumating na yung dalawang F-35A A. version yan. Ayon. Ang Japan, darating daw sa 2017. Yung first order, ilang squadron? Isang squadron, 12-14 yan, no? 12-14. So, ilang squadron ang in-order ng hapon sa US? Ang nabasa ko kagabi is about 42 aircraft. Pero yung 42. Ang 38 doon, gagawin ng Mitsubishi. 38. Ang gumagawa ng F-35 na stealth, hindi makikita to. Itong stealth, gawa ng Lockheed Martin. Yes. Yan. So si Mitsubishi, titirahin niya yung kalahati. Uh-huh. 38. Yung 38. Apat lang yung gagawin ng ano? Kano. Matindi ang Hapon. Ano? Tapos, mag-order pa yung Hapon ng second batch, itong B. B. Itong lumalanding, hindi na kailangan ng runway. Hindi. Lumalanding na to sa, yan yung kapalit, sa Atago class. Yan yung kapalit ng Harrier na gamit ng US Marines ngayon. Yung Harrier, nagawa ng Great Britain. Napanood mo yung movie na ano ba yan? Yung kay Harold, yung Schwarzenegger. Yung pa yun, yung bigla na lapag, tapos bigla na. Vertical takeoff and landing. I know that. Naghahanap ako niyan sa Banawin nung isang araw. Wala pa daw, nabinibenta na chap-chap doon. Kasi plano ko bibili ng gano'n para hindi na ako nalilate dito sa programa. Atago class destroyers are equipped with 96 MK-41 vertical launch missile silos. Each capable of holding a single SM-2 surface-to-air missiles, SM-3 ballistic missiles interceptors or ASROCs, anti-submarines. Now, to make the long story short, Atago can engage submarines with a SH-60 Seahawk helicopter and 6-deck-mounted type 73 anti-submarine torpedoes. Matanong kita kasamang Ben Mark. Dumating na ba yung anti-submarine na Agusta Westland natin? Hindi pa. Naka-order na. Ilan ang in-order natin? Dalawa. Kasi ang plano ng Philippine Navy, naging partner yun sa frigate na bago. Mm-hmm. Are you talking about yung cutter ng US o yung in-order sa South Korea? Sa South Korea. Kailan darating yung in-order natin na frigate? Malaking barko yan ah. Kasi contract pa lang na-sign. Wala pa yung letter of intent. Mm-hmm. Ngayon, imakulo ko, nagawa yung letter of intent, tapos yung go signal to go, so mga around 2020. 2020. Nakita ko sa Clark nung balikatan, may Agusta Westland na 109. Mm-hmm. Itong sinasabi mo na parang SH-60 Seahawk na 159. Kaya bang mag-landing yan sa helicopter pad ng Gregorio Del Pilar saka Alcaraz? O sa Jacinto? Hindi ko sure kung kaya kasi yung tonnage hindi ako particular. Kasi mukhang malaki yung helicopter. Malaki, no. Saka walang landing. Hmm. May landing pad yung binigay ng kanok. May landing pad. Meron. Pinatpunta pa ako dun. Dinala ako dun sa Lingayen. Ako nag-write up yun eh. Sa Lingayen. Yan. So, darating yung helicopter yun. Mukhang mabigat yun eh. Oh. Ano, Denmark, masakit ba ng ulo ng Inchik yan in case na lumipad yung Agusta Westland? Sa ngayon, hindi pa kasi wala tayong experience sa anti-submarine warfare. Example, dumating yan sa atin ngayon. Example, 2020 dumating. At 2022, nagkagera tayo sa China. Sakit ba ng ulo yung dalawang helicopter na yan? Hindi pa rin. Sakit ng ulo ng China ang Japanese. Kasi magaling ang Japanese sa anti-submarine warfare. Ang kanilang P-3 is about 74. P-3, nakaakit na rin ako dyan. Kwan yan, Australian Air Force. Ang kanilang S-60 is about 90 plus. So, biro, may hahanapin lahat ng submarine ng Japanese. Ang sakit ng ulo, sinasabi niya, di mo ba alam na ang tatay ko, Air Force? Bata pa ako, nasa Davao, sa airport ako. Sakit ng ulo din ng piloto yung kwan. Yung UHIH. Ninanakaw ng mga Sorrento yung gasolina ng helicopter. Kasi kerosene yan eh, yung pagsapang bahay. Hindi yan pang yung gasolina, di ba? Sasakuan yan. Tama ba ako, Denmark? Hayo, baka sabihin mo, parang gas lang yan, kerosene. Ito, kerosene, yung Jet A1. Yung 1980s, early 1980s. Hindi pa usong kuryente sa Mindanao. Kaya pag gusto mo makabili ng gas, yung galing sa helicopter, sa Tora-Tora, binibenta ng Philippine Air Force. Kaya sakit ng ulo ng piloto, kasi lilipad, kulang na yung gasolina. Kasi yung mga Sorrento, binenta yung high octane, ang tawag doon? Jet A1. High octane, ginagamit ng airplane yan. High octane? Yes. Kay Moon Moon Guico, kilala mo?
Pwedeng bumili sa Petron yung kanya o sa Caltex. Yung anong eroplano yon? Kinukwento ni Monmon sa akin eh. Anong gawatan ng Brazil ba yon? Kahit yung ginagamit namin noon na Cessna 150. Cessna. Yeah. Nagugulat yung Petron noon. Bumibili kami ng gasolina eh. Ang mahirap doon, nandun ka sa harap ng Petron, eroplano yung dala mo, ano? Paparadang magagalit si Poso Chief, SPO Puro Campo, matatrapik yung Dagupan. Extra lang nilalagay namin noon. Extra? Ayun. Matanong kita, Sir Denmark. Huwag yung mahirap, kasi bisita natin ito, nakakaya. Korean, eh baka dito sa Subic nila gagawin yung order ng Pilipinas. Ah, marami rin nagtanong sa akin bakit hindi gawin sa... sa Subic. Yes. Kasi may, matindi yung tanong ni Harold. Oh, oh, kasi mahirap. Mayroon Hyundai yeah. industry. Nagtatrabaho yung anak ni Harold doon. Yung ginagawa dyan sa Subic, atulin na sa fourth largest shipping builder nation in the world ng Philippines. The world, yeah. I know that. Oh, commercial tamay. Shipping ginagawa dyan. Hmm. Ang, wala pa tayong technology pagdating sa military ships, ayun. Yung mga sensors. Yeah. How true na itinatago yung mga ganyang military base or yung pagawaan ng barko na ito'y pandigma? Nasa mga isolated areas? Siguro. I can only assume kasi I've never been sa South Korea. Yes. For one siguro, kasi ninanakaw din eh. Yeah. Ang technology. Hmm. So dapat din naitago yun. Ayun. Sensitive, mostly sensitive. Mga sensitive, yeah. So depende yun. Halimbawa, yung in order ng Philippine Navy, Incheon class, pero hindi exactly the same dun sa Korean. Mm-hmm. Depende sa requirement ng Philippines at saka depende sa pera mo. Ah, yung capability mo na bumayan magbaya. Sa nila. Siyempre. Parang so, bumili ka ng kotse. Ayun. Kasamang Denmark. Malapit na tayo matapos dun sa Japan. Pupunta na tayo sa Horizon 1 and Horizon 2. Ang kinakatakutan dun ng Incheck, itong Atago class, saka yung isang version niya na isang version niya na Izumo class, multi-purpose vessels. The Izumo class helicopter destroyers are the largest naval vessels constructed by post-war Japan. Officially, a helicopter carrier type escort destroyer. Izumo was built at the Japan Marine United Shipyard. Ang sinasabi dito, kinakatakutan itong dalawang class na ito because of the F-35 yung jump jet. Paki-educate yung nanonood sa akin. Yung F-35 jump jet. O yung Pershing F-35, tatlong version yun. A, intended yun para sa Air Force. Yung B, navalized version, meaning sa to replace the F-18, yung aircraft carrier. Yung C, yun yung papalit sa Harrier, yung Marines. Ngayon, yung to give an idea yung kung gaano kamahal yung jet na yan, yung helmet pa lang, yung Australian version, 700,000. Bakit yung Australia gumagawa kayo ng helmet ng F-35? Hindi, may sarili kaming requirement. Pag bibili kayo, requirement? May sarili kang requirement. O, pag nag-order, parang kotse yan, anong gusto mo? National security yan eh. Sinong gagawa nun? Israel, yung Ilbit? O Lockheed Martin na? Hindi ko alam kung saan pinagawa ng Australia. Kasi subcontractor din ng Australia, partner nation din siya. Ayun. So yung helmet alone is about 700,000 Australian dollars. So mathematics, one Australian is 36 pesos. This is bulletproof? Hindi. Yung canopy is bulletproof yun. Pero hanggang anong caliber hindi ako particular. Pero yung helmet niya, look up, look down, look side. Ibig sabihin noon, nasa helmet ka, nakikita mo yun sa likod? 360. Matinding pang laban sa federasyon to, yung mga bakla. So mayroon din sandali lang primers. Mayroon din yung night goggle vision naka kompleto. Google yan. Night flying yan yung sinasabi ni Harold. Night flying. So itong sinasabi ni Harold, example, nasa loob siya ng comfort room at may limang bading na papasok. Kung nakadala mo yung helmet, makikita mo yung sa likod. Makikita mo. At saka yung pati yung sa baba makikita mo. So kapag hindi ka pwedeng traitorin ng mga bakla kasi may makikita mo, nakakaharap ka, pero may mata ka sa likod. 360 degrees. Kasama ka Harold. Night vision. Pwede mo rin, mayroon din yan. Equip din. Equip. So, ganda. So, parang secured ka na. Yung future warfare kasi more on sensors. Mm-hmm. Yung old warfare kasi nakikita mo yung kalaban mo eh. Ngayon, hindi mo na nakikita eh. Para beyond visual range. Para kanang may video games. Ayun. Nagne-network ang aeroplano, nag-uusap yung mga aeroplano. Through computer. Kasamang Denmark. Yun ay, ang isang factor daw na kinakatakutan ng China sa Japan. May mutual defense pact ang Japan saka US. Japan saka US. Yung Shinkaku na island, yung pinag-uusapan namin ni Speaker Joe. Shinkaku. I have a problem in Shinkaku. I can solve that because in Sweden and Germany and United States, there is this Ecofisc.
that they talk about how to divide the revenues of the oil. I'll talk to China, I'll talk to Japan, I'll see to that. But in this speaker, ayusin niya. Pero habang di pa naayos ni speaker, pag inatake daw ng China and Japan, ang nakakatakot dyan, pag makialam itong United States. Yes. Kasi ang budget pala nito is $600 billion. Yes. Ang China, $140 billion lang sa military. Yan. So kasamang Denmark, yung dalawang Atago, saka yung Usuga, pwedeng... Ang China, isa lang pala yung kanyang aircraft carrier? Isa lang. Second-hand pa. Yun yung 60% complete lang. Tapos, binili nila in the guys ng gagawin ng casino. Mm. Actually, gagawin sa ng casino ng Ukraine yun, no? Yung tugboat crew na humila nun, mga Pilipino. Ayun. Ang galing talaga Pilipino. Anak ni Harold, nasa tugboat na rin. Sa trabaho. O, ngayon, kanina pinag-usapan natin yung Japan, ano? Pupunta na tayo sa Philippines. Sasabihin ko, Denmark, yung first horizon natin. Mag-comment ka kung ito ba ay effective, ano? Na in case, if there is war. Pero alam naman natin na friendly na rin ang Philippines despite na kinukuha na yung mga isla natin. Tingnan natin yung preparation din ng Philippine government. Sa first horizon na mag-i-end next year, yeah. 3 guided missiles frigates. Ano ito? Ito ba yung cutter na galing sa ano? Hindi. Yan ang Incheon class derivative ng in order sa South Korea. But actually, sa bagal ng previous administration to implement the project, inabutan kasi ang nangyari dyan, bidding eh. Yan ang sinasabi hindi ko. Hindi ito ma-approve eh. Alam ko. Yan ang sinasabi ko lagi, na which I agree with President Duterte. One of the few areas na which I agree with him. Na ano? Na walang bidding dapat sa military projects. Ayun. Walang bidding. Government to government. Yes. Oh. Government to government. Kasi pag bidding, naglulukuhan lang yan eh. Yeah. Pag ako tingkunan ba naman. Kasi mangyayari niyan, mag-uusap. Sila-sila din. Tapos, tama yan si Harold, kinukwento niya. Tapos yung mangyayari, inferior product ka. Yes. So nangyari halimbawa yung sa Sukhoi, bidding yun eh. Pero ang problem, hindi yung helicopter itself. Yung budget allocated. Maliit. Yung Sokol, sabi ng mga source ko sa Clark, yung Sokol, kwan daw? Dati combat helicopter, pero ang ginawa? SAR. Ginawa ng ambulansya. Yeah, kasi nga, pag lumanding ka sa mga road, sa lupa, gulong pala siya eh. Gulong. Gulong. Saka yung pintuan niya, masikip. Eh, gaya ang UH-1H, na kahit Vietnam vintage, maluwag. Kabaliktaran pala, pag babae, pag maluwag, ayaw ng lalaki. Pero dito, yung mga sundalo, gusto nila yung maluwag na UH-IH. UH-1H. Ayaw nila ng Sokol kasi yung M60 na machine gun, pag pumasok yung troops, tinatanggal pa. Yeah. Three guided missiles brigades. Anong pinagkaiba nitong Korean frigates versus dun sa three cutters? Del Pilar, Bonifacio. Alcaraz, Bonifacio. Anong pinagkaiba nito sa dalawa na ito? Sa una, yung sa South Korea bago. Pangalawa, binili natin. Yung Del Pilar class, bigay yun eh. Bigay na tayo ng maliit na halaga. Although gumastos ang Philippine government sa pag-ayos, pero actually bigay yun. Tapos yung mga bagong barko na darating, mayroon siyang combat management system. Very important yun, yung brain ng barko para makapag-usap doon sa command center at saka sa aeroplano. Pwedeng lagyan din yung Gregorio Del Pilar ng ganun? Pwede. Sa ngayon kasi wala, bulag yan. Isang torpedo lang ng China, tapos yan. Pero nakita ko doon, umakit ako doon, meron siya kwan, Otomilara. Auto cannon lang yun. So, ano yung closed CSW, closed system? Closed in weapon system. Nag-order pa tayo ng ganon? Yung pang kwan yun, di ba? Pang missiles? Yung balak na gusto ng Philippine Navy, pero again, it boils down to budget and political will. Ayun. Wala nga ako problema. Nakita dito eh. Kasi medyo may pagkamahal yun, yung around $10 million yung the whole system. Ano yun eh? Yung close-in weapons nila, yung phalanx. Hmm. Parang Gatling gun yun, kung familiar ka sa Gatling gun, yung machine gun na maraming barrel. Yeah. Yun. Hindi ako particular kung ilang bullets per minute. 10 minute. Short range na lang, yun ang last defense ng barko. Pero mas maganda pag mayroon pa sana siyang ring, yung malayo pa lang nakukuha na siya ng missile. First horizon is 2012 to 2017. Itong 3 guided missiles na sa pipeline in order sa pipeline, dalawa. Pero itong 3 patrol frigates, ito yung cutter. Yan yung cutter. Nandito na. Nandito. Dumating na yung Alcaraz, di ba? Bonifacio yung dumating. Bonifacio. Okay.
8 amphibious assault vehicles. Naka-order na yan. Nandito na? Hindi. In-order na. So, kailan darating to? Ang sabi, next year. Sa First Horizon, 8. Pero sa hanggang sa 2022, dapat mayroon tayong 33. 30 plus. Ano bang significance nitong amphibious assault vehicles, AAVs? Yan yung pag nakikita mo sa amphibious landing. Nakakakarga ng mga marines yan. Para sa Normandy. Para sa Normandy. So land and sea, pwede siya. Pwede siya. Oh. Pero ano yung barko na sinasakyan yan? Siyempre may mothership yan. Oh, yung mothership. Yung galing sa inyo, sa Australia. Yun ba yun? Hindi. Yung mothership niya yung Tarlac. Yung Tarlac? Yung Tarlac. Malapit lang, dito lang sa atin. BRP Tarlac. BRP. Kasi yung darating BRP sa Davao del Sur. Davao del Sur. So ilang AAVs ang kaya ng Davao del Sur? Hindi ko sure kung ilan. Hindi ako particular. Pero 33 yung in-order natin. Oh, kasi may hindi lang naman dalawa yung SSB na darating eh. May kukunin pa silang yatang apat. Ang purpose nito kan ano, pag yung isang isla mo na kinuha ng Incheon or Vietnam kinuha niya, ito yung pangbangga mo ano, yung Marines. Sasakay sila diyan. After na soft mo yung beaches, yung bobombahin mo yung kan. Yung beach. So ang titira diyan yung HIMARS, mga ganun. Mm. So pero wala akong nakita sa HIMARS dito sa kan ha. Ang nakita ko lang dito, mamaya makikita natin. Mahal yun. Mahal yun. Yung dinala nila dito sa kan eh, sa balikatan eh. Pinakita pa, may picture pa nga ako diyan. Yung isa pinapauwi sa Dagupan, mabigat kasama ng araw, di ko na tinanggap. Baka ipapakilo. Papakilo ko dun sa Bote Garapa. Two close air support helicopters. Anong helicopter to? Kung hindi ako magkamali niyan, they're talking about Cobra or Apache. Apache. Cobra. Oy! Bartada nito si Defense Secretary Ibdani. Pinag-usapan namin yung Cobra. Sabi ni Ibdani, ayaw daw bilhin ni General Secretary of Defense Ibdani, ayaw daw bilhin ng Pilipinas nung panahon nila ni Gloria Macapagal kasi ayaw daw ibigay ng kano yung avionics. Tatanggalin lahat. Ay yung helicopter ang ibibigay sa atin. Pwede naman sila bumili sa France yung Tiger. Eh, sa Germany yung Tiger. Ay, oo. Pero ukay-ukay yung presyo. Mura benta ng Israel. Bakit? Nag-upgrade yung Israel? Nag-Cobra 1, Cobra 2, or Apache na sila? Apache. Apache na? Apache. Matindi, ano. Two anti-submarine warfare helicopters. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Okay. Cube satellite systems. Matindi, nakita ko to. Parang cubes na laro. Satellite pala yun. Paki-educate kami kasamang Denmark. Yun yung cube satellite. Yung traditional satellite kasi mas mahal. Una mas mahal, wala tayong technology. Natandaan mo na previous administration nagpadala tayo ng mga scientists from the US to Japan. Pinag-aralan nila paano mag-deploy ng satellite. Sino bang brainchild nitong cube na ito? Kano o Hapon? Japanese. Per cube Japanese. Daw is $100,000. Yung mura lang. Cheaper yun. Daw dun sa yung ipapalipad mo. Nakita ko yung illustration eh. Rocket, ililipad sa space. Tapos i-distribute niya yung mga cubes doon. Matindi, ano? Saka makikita na yung Chinese movements. Madidilig na sila. So, saan tayo pwedeng bumili nito? We can buy it from Japan. Kasi friendly naman ang Japan sa Philippines. Oh, nabibigay ka ng aeroplano eh. European. Like France, UK, Germany. Great Britain, gumagawa nito, ano? UK. Ano, oh, kaya nila. Russia, gumagawa ng cubes. Mamura sa Russia eh. Ang problema kasi sa Russia, in case na magkagera yung supply chain mo. Baka sabihin ng China, hindi namin kayo bibentahan dyan ng oil. India, mura. Hindi kami bibili ng oil ninyo pag hindi nyo pininto sa Pilipinas. Ang India, mura. India, mura. Hindi baka ang interest nyan, 5-6 yung interest. Ayan. So, land attack rocket system. Ito yung parang HIMARS siguro ito. Ito yung links. Tinanong ko yung kano sa Clark. Sabi ko, how can you hit the Chinese warship in the South China Sea in case you use this one? Parang kwan siya, rocket eh. Sabi niya, we just use GPS, Global Positioning Satellite. So, yung bomba, dump bomb, na? Paano ni ginagawa yun? Yung, di ba, mga 500 pounds, 100 pound bomb, anong may nilalagay dyan na parang kwan, na magagite? May homing device yan. Tapos, sa special force, doon nang nangyari nyo sa Desert Storm, may pinapadala siya ng special forces. Tapos, hino-home nila. Oh, gagapang yung special. Laser. Kasi sa Honduras, nag-surrender yung longest and richest, yung isusod ni Speaker, yung problema, yung FARC. FARC guerrillas. Nagbibenta ng kanyan, heroin sa Amerika, saka mga drugs. Honduras. Nag-surrender sila doon kasi kahit sa gubat pala, yung lumilipad, Cessna lang eh. Tapos, kaya nagluluto sila doon yung kasamang Harold. Yung bomba na 500 pounds, yung sa Tora-Tora. Kaya.
inuulog doon, namamatay yung mga guerrilla leaders. Natataka sila sa ba't natitrace kami dito. Naalala mo yung binomba ng Obiten yung Abu Saya? Doon daw pumalpa ang ano? Doon pumalpa kasi nga may traitor. May traitor sa loob mismo. Yung kinukwento ni kasamang Denmark, doon sa South America, accurate itong technology, itong may homing device, pero sa tawi-tawi saka sa hulo. Hindi mo bra. Yung si Marwan. Sinabi na ko na patay na si Marwan eh, kasi ginamitan nila ng homing device. Pero pumalpak, sabi ng ano, what happened? Anak ng baka, may mga generals pala na nakapayroll sa Muslim terrorist, binabayaran. Tatawagan sa cellphone, alis na kayo dyan, nandyan, may utak yung bombang ibabagsak sa inyo. Pati kuko nyo matatamaan, ganun katindi. So hindi namatay si Marwan, kaya ang ginawa ng kano, Special Action Force. So, yung tumira, ang problema, naabutan sila ng araw. Yan. Familiar ka doon kasama Harold? Hmm. Yan. Buti hindi nakasama si Eric Gonzalez, yung kaibigan mong SAP. Nasaan pa tayo? Maritime Unmanned Aerial Vehicles. UAV. Kailangan ito, no? Kailangan yan kasi ang future warfare, UAV, unmanned. Kanya yung kay Janice na kanyang lumilipad na drone. Mga drone. For sure, yung drone. Yeah. Una, mas mura. Mm-hmm. Pangalawa, is safer kasi walang taong involved. Mm-hmm. Dapat dyan mag-invest ang Philippine government sa drones. Yan ang future warfare. Kahit yung submarine, dapat... Dala-dala ng mga marines sa kwan, sa amphibious assault vehicles nila. Yung Poseidon, may dalang drone. Hoy! Sa Clark, lumapit ako. Ayoko palapitin sa Poseidon. Kukunting bintana niya. May Poseidon na ba yung Australia? Walo sa inyo. So pumunta ako doon, ang sabi ng babae na piloto, taga Malasige, Harold, Pilipino. Mm. Napuno, piloto siya ng kwan. Sabi niya, huwag kang lumapit dyan, dito ka na lumapit sa akin. Pinalapit niya ako sa kwan, sa... ano ba yan? AWACS. Batinde, yung AWACS. What's the difference between AWACS and Poseidon? Hindi niya masasagot. Kasi sabi niya, what we know is only AWACS. So, ang Poseidon, submarine, ano? Pinahan niya. Ang AWACS, mga eroplano yun, ano? Surveillance and air surveillance. AWACS. What is AWACS? Nakalimutan. Kanya yan eh. Basta, radar yan eh. Radar yun. Lilipad yan, mas mahaba na yung makukover mo. Yan ang marami Israel sa Saudi Arabia. Ang marami dyan. Special Operation Weapons Communication and Equipment. Hindi masyado. Saan ba? Ba't ka sumisenyos kasamang Harold? Una ko. Medium Range Maritime... Yan ito. Gusto ko kay Denmark to. Medium Range Maritime Patrol Aircraft. Matanong kita, Denmark. Ang Japan, alam ko kani almost, hindi ako mag 200 na Poseidon. Yes. P3, ang P3 nila. 74 ang P3 nila. Okay, matanong kita. Ang P3, sabi nung piloto ng Australia, umakyat ako dun eh, pinakyat ako ng Australiano. Pinapadrive yung aeroplano, sabi ko pagod ako eh. Nung sa Clark, balikatan, sa pinakyat ako, pangit yung accent ng English nila. Hindi ko naintindihan, no? Parang British. Ang sabi, may nagkwento doon eh, ang makina pala noon, parang kwan, apat. Yung propeller niya. Apat. Sinlaki ng C-130. So, ibig sabihin noon, ito yung hindi practical, na bibili na, kahit bibigay pa sa atin ng Hapon yan, kasi, di ba may in-offer yung kwan, yung Airbus, yung C-295. Check mo ako, mas makakatipid ba tayo sa petroleum, sa gasolina, sa C-2, compare kung ibigay ng Hapon tong mas tipid P3. Yung C-295 kasi dalawang makina. Kaya lang, kung anong sensor ang nakalagay sa 295 at saka sa P3, yan ang hindi natin malalaman kasi national secret yun. May posibilidad ba hapon ibibigyan tayo ng one? There's a big possibility kasi ayaw ng Japan na tutuloy tayo sa China eh. At the same time, gusto nila na paggera, two front wars. Yes, na hindi lang. Kasi ang China may problem sa India. Hmm. Pagkausap po mga Indian people sa Australia, sa boundary yun eh. Sila sa NC. Hmm. Ayun. Pagdating naman sa Taiwan, jalik din sila sa Inche. Pagdating sa Pilipinas, mahal natin ng Inche. Yeah. Tayo lang ang ano pagdating. Kasi mura yung benta sa hardware nila, yung Inche. Yun ang wala sa atin yung nationalistic. Nationalism. Attitude. Yung patriotism. Yeah. Pagdating sa, nung nagkaroon ng sa arbitration, nung nagkaroon ng decision, ang mga Chinese sa Melbourne, nag-rally. Australia. Sa Australia. Oh, yes. Kanina daw yung island. Ang mga Pilipino nasa nandun sa karaoke. Nagkakanta ng My Way. Ganon sila.
nang pumunta ako ng Vietnam, tinanong ako sa tour bus, "Are you from China?" I said, "No, I'm Filipino." Galit ang Vietnam sa China eh. Galit sila, sabi niya, "We're friends." Yeah, we're friends. Yun ang wala sa Pilipino, yung pagiging nationalistic. May isa daw na pwede natin bibilin, 42 fast attack crafts. Kasi daw, ito daw ang mga armas ng mga mahirap na bansa. Ito daw ay, ang Iran, maraming ganito. Oh, maraming yan. Kasi ito, mabilis daw to na may mga missiles. Swarm tactics. Ang Hapon, marami rin bang ganito? Wala. Sa kanilang frigates, ano, ginagamit, mga submarine sila, ano. So, pero may gustong bilhin si President Duterte yung SAR-72, OPB. Ano yun? SAR-72 ang tawag. Uh-huh. OPB, mga 80 meters yun, 900 to 1,200 tons displacement. Yung purpose nun is to patrol the EEZ to show the flag. Uh-huh. Likely army yan, walang missile. Mm-hmm. Pero ano yun eh, to patrol. To show na mayroong Navy. Uh-huh. Over the horizon radar system. Yung kasi ang contour doon ng bundok, hindi uh-huh mo daw makikita yung ilalim. Kasi kailangan bumili ng ganito rin. Pero puro na-impress ako dun sa cubes ha. Iba yung cubes. Meron tayong tatlo na radar system na darating next year from Israel. So magiging, nakita ko yung isa eh, nung lumilipad pa ako rito sa Lubang Island. Hmm. Isa ilalagay sa Palawan, isa dyan sa Ilocos Norte. No. Tapos yung susunod na mga radar system sa Eastern Seaboard naman, facing the South Pacific Ocean. Dyan sa Camarines Norte lalagyan, Antique, sa Davao, at saka sa Samar. So pag may total coverage, kaya yun kasi blind. Denmark, blind. Credible defense posture lang naman tayo. Na pag nabili natin to, cubes, may harpoon ka, meron kang torpedo, may mga radar ka, yung incheck, mag-aalanganin siyang umatake kasi very expensive. Pero bakit nakita ko dito, bibili pa tayo ng 3 diesel electric submarines. Anong significance niya? Underwater deterrent yan. Kapag mayroon kang submarine, halimbawa yung Bangladesh. Mm. Ang Bangladesh, mahirap pa sa dagayan. Mm. Nung pumunta ko Vietnam, ang dami lang submarine, mahirap pa sa Pilipinas. Nung pumunta ko sa Maldives. Napunta ka na sa Maldives, lugar ni Freddie Mercury. Mm. Kausap ko yung isang worker doon, Bangladeshi. $100, mayaman ka na raw sa kanila. $100? Ganon sila kahirap. 5,000. Ang Bangladesh, sa hirap niya, bumili ng 2 submarine from China. Kasi nakikita nila na ang problema nila yung Myanmar, yung India. So takot din sila eh. So kanya-kanyang ano yung bulto. Anong significance itong diesel electric submarine sa doon sa Augusta Westland na anti-submarine helicopter? Pag naghahanap ka ng submarine hunting ka ngayon. Ano yan eh, naka-network. Kaya nga yung bagong darating na frigates, mayroon siyang combat management system na magre-report yung kung satellite may nakakita, yung maritime patrol. Pag nakita ng frigate yung submarine, ililipad nila yung Agosta ngayon. Yun ang maghahan sa submarine plus yung submarine natin. So kung malalim yung dagat, nandun sa riverbed yung, sa seabed yung submarine ng China, makakaya mahanap ng sonar niyan, ng helicopter? Hindi ko sure sa sonar. Depende pa rin sa sonar na bibilhin ng Pilipinas. Yun. At depende sa budget again. Okay. So halos na-kwento ko to kasamang Harold. Itatanong natin kay kasamang Denmark ngayon. Sa tingin mo itong mga pinagsasabi ko dito na mga bibili natin hanggang Third Horizon 2022. Ito ba itong mga pinagsasabi natin? Yung iba ba dito? Nasa kuna? Na-order na? No? Or medyo sa tingin mo? Depende sa... Ano kasi ni President Duterte yung internal looking na naman siya eh. Saka wala siyang bilid sa Air Force. Wala siyang bilid sa Air Force. Which is, may tama naman. Kasi if you want to discourage the Chinese, hindi naman Air Force ang factor eh. Navy. Ito mga sinasabi natin, Navy. Anti-submarine ng China, anti-ship ng China, yung parang HIMARS na... At saka, ano pala, yung Philippine Navy, hindi ko sure kung alam na ng karamihan, mayroon na silang submarine office. Nagsimula na sila sa stage na kung saan, doon na sila patungo pagkuha ng submarine. Pero yung submarine natin sa Third Horizon pa yun ah. Anong year ang Third Horizon? 2022. Kasi hindi ka naman basta-basta bumili ng submarine, hindi yan parang kotse. Na bibili mo sa Toyota o sa Honda ngayon. Pag-aaralan mo yung warfare, pag-aaralan mo yung system, marami. It takes years. So ngayon, ang Philippine Navy nagpe-prepare na. Nagpe-prepare na. So, okay. Sa tingin mo, itong mga
nakalagay dyan sa horizon 1, 2, and 3. Sa tingin mo, yan ba yung mabibili under the Duterte administration? Hindi. Bakit naman? Depende pa rin sa political will, depende sa Senado, sa Kongreso. Eh, so, sabi ni, na-interview ko si Congressman Pagdilaw, saka si Akot, tinanong ko yan eh. Sabi ko, bakit yung fifth generation, dapat bumibili na tayo ng Gripen sa 2017. Bakit sa mga 2020 pa yung delivery? Sabi ni Congressman Pagdilaw sa Modernization Oversight Committee ng Congress, sabi sa akin, nakakuha na daw yan, part na yan ng Republic Act. Ang problema, it depends on the next president. Yes. Kung gusto niya. May experience na kasi tayo nung 1995 Modernization Law. For 15 years, divided into three horizons din yun. Anong nangyari? Binenta yung Fort Bonifacio, hindi ko na alam kung bakit. Ano nang sino nagbenta? Nakikinig. Nandiyan lang sa bintong. Sa kasi FDR, nasa Asingan lang. So yung pera, hindi natin alam kung saan. Sa nagamit. Pero in fairness, mayroon naman siya nabili. Yung tatlong Pika class from Hong Kong. Mm-hmm. Ano yun? Fast craft ba yun? Hindi. Insure lang yun. Parang Corvette. Classified as Corvette. Corvette is 1,000 tons above yun. Yung Corvette eh. Yun ang nabili. Tapos noong 1998, alam mo ba noong 1998, during the election, there was only one working C-130. Oh, alam ko yun. Nung bata pa ako, sumasama ko sa tatay ko. Denmark. Flying Coffin. Hiniram ko pa yun sa Villamor kasi nag-crash yung aeroplano namin. Napagalitan. Humiram ka ng C-130? Nautusan ako ng flying school. Matindi, no? Napagalitan ako dun sa Villamor kasi may only one C-130. Nagulat din ako kasi hindi ko alam. Oh. Tapos, it took General Almonte to issue na order para mahiram namin. Paano siya noon? Nikachip? Nikachip. Oh. Paano ni Fidel Ramos yan? Panaw ni Fidel Ramos. Tapos pagdating ni... Ba't ka humiram ng C-130? Nag-crash kasi yung Cessna. Saan? Saan nag-crash? Sa Bohol. So yung katawan ng Cessna, dapat may sakay mo. Yung mga piloto, i-retrieve namin. Going back to Manila. Anyway, pagdating ni President Era, halos wala siyang nabili. Kasi naging busy siya doon sa pagbomba sa Abu Bakar. Hindi sa Weteng. No, naubusan siya ng bala noon eh. Yung army natin, naubusan ng bala. Pagdating ni President GMA, isang C-130 ang i-deliver. Yung nag-crash sa Davao, kaninong administration yan? Nung lumipad siya, may bagyo. No? GMA. GMA yun, ano? GMA. So, ibig sabihin mo, bumalik ulit tayo sa isang C-130. Bumalik ulit tayo sa C-130. Ilan ang C-130 ngayon? Lima? Lima. Alam mo ba nung bata ako, 19, Harold, late 70s, saka grade 3 ako, sumasakay na ako dyan. Kasama ko yung airport yung tatay ko. Lima yung C-130 natin, may malaki pang C-130 sa office ni Imelda Marcos, hindi siya sa Air Force. Yung kinakarga ng mga baboy, doon nilalagay. Binibigay sa Mindanao yung mga live na baboy. Ang na-miss natin yung ni-retire ng Australia, 8 yun. Bakit? Binigay nyo ata sa Indonesia yun? Binigay sa Indonesia. Bakit hindi nyo binigay sa Pilipinas? May mabagal ang gobyerno. Proseso. Sa pagbabuan. Pero na-interview ko yung ambassador nyo ngayon, siya pa rin ba? Si... Yung ambassador nyo, yung lalaki. Right? Eh, babae na yun. Oh, 2 years ago, in-interview ko yun eh. Ang tinanong ko, sabi ko, anong contribution niya sa Philippines? Sabi niya ko, ano, mga rubber boat ata, yung pang special forces. Ano, ginagamit yun sa Lanao. Lanao? Binigay din ng Australia. Tapos yung landing craft. In-interview ko, mga media, yung sila Harold, pumunta sila dun sa mayor, sa congressman. Mag-isa na ako nag-interview dun, dumugo yung ilong ko. Yan. So, kung sa jet plane, anong ideal? Oh, kasi sumisya niya si Harold. Okay. Ang sa jet plane naman, ang problema natin, nag-retire ang F-5 noong 2005. So, nawala yung jet fighter capability ng Philippine Air Force. So, supersonic yung F-5, ha? Supersonic. And from 2005 until 2000, kailan na-deliver? 2014. So, imagine wala tayong jet fighter cover. So, illiterate yung piloto sa supersonic ngayon? Illiterate. So, ang ginawa ni President Aquino, naghanap sila ng... tinatawag na LIF, yung lead-in fighter trainer. Yan ang hindi nila naiintindihan bakit bumili ng LIF, bakit hindi dumiretso sa F-16 or Gripen. Saan natin, propeller yung sinasabi mo, no? Yung LIF na binili natin? Hindi, ito yung... Iba yung F-850, ha? Basta may binili tayo. Ito yung LIF. Ito yung LIF. Pero may binili tayo na ako, na pang preparation, propeller din siya. Preparation daw yun sa kon, eh, sa supersonic, eh. Anong aeroplano yun? Pag training mo kasi as a fighter pilot, it takes years. Sa Australia, sa 1,000 applicant, 20 lang ang lulusot. Out of the 20, 4 lang ang lulusot sa F-18. Oh, bakit ganun? Ganun katindi. Ano yan? Yung sa yung atado sa G, ano yan? Lahat ng factor. So,
lilipad ka muna sa basic trainer, halimbawa yung Cessna, then a-upgrade ka sa curriculum ng Australia, a-upgrade ka sa Pilatus, yun yung turbo props na high performance. Tapos mag-upgrade ka sa Hawk or equivalent ng F-850. Jet yun ah, nakita ko sa clock yun ah. Bago ka palang nilapalit pa rin ng F-18 after 4 years. Mm-hmm. So itong mga dumating, yung pinadala natin sa South Korea ng mga piloto, ito yung mga high time sa S211. Kasi pag yung mga piloto na walang high time sa S211, sigurado nag-crash na yung F-50. Oh. So yung pinadala sa Korea, mga S211 pilot yan? Mga S211 pilot. Oh, nakita ko yun, maingay yun. Gawa ng Italiano. Mm. Na pinag-overprice nila ko yan. In real time yun eh. Kapalit niyo yung underwear. Oo. Si Peter Ramos, na-interview ko. Sabi ko, what can you say about buying another jet? Sabi ni Ramos, kasama ko si Harold. During my time, we bargain. We buy jets from Italy, but they have to buy panties and bra from us. Ganon katindi yung utak ni Peter Ramos. Ang problema, nawala yung pera doon sa Port Bonifacio. Pero sabi naman ni speaker sa akin, because of the Asian currency crisis. Hindi pa rin, kasi kung walang pera ang gobyerno at that time, sarado kongreso. Yeah. Mayroon eh. Meron. Nawala. Ang bibili dapat doon, F-18. F-18, 3 squadrons. Oo. F-18 is Hornet. Hornet. Sino, kung mahilig yung lalaki, mahilig sa babae, Hornet ba yung tawag doon? Horny pala yun. Horny. Yan. Yung F-18 na yun, hindi yung stealth, di ba? Hindi. Ang problema, okay. Nung nawala yung pera, sabi na naging stealth na rin yung pera. Yung F-18 na bibilin sana natin. Okay, wala na mo tayong oras, partner. Maalam na tayo dahil aburido na si... At kahit pa paano, bihira na lang naman yung may bisita tayong ganito. Galing pa sa Australia. Okay, binabati ko yung mga nanonood. Ang dami, oh. Si Madeline Javier Suan, gikan sa Kinabawan, tatawag ka ron. Isaac Banjula Huson, gikan sa Mlang, ano? Oh, Isaac, yung bata ni San Juan, sikat nga announcer sa Bombo, sa Iloilo. Arnel Banjola Barcelona, Christine Alporte, Samantha Ibanez, nanonood din ngayon. Yan. Ruby Villapuerte, New York. Yan, nanonood. At sa mga taga-local na nakikinig sa amin, magandang umaga po. Ito po si Denmark. Yan po si Harold. Ito po si Mortz. Yan po yung video natin. Si Jesus Christ, anak ko. Yan po yung pilot natin na wala pang lisensya. Pilot on the airwaves. Ito po, licensed pilot. Yan. Maraming salamat po. Ito po si Mortz Ortigosa.